Inihain ni OFW Party List Representative Marisa Del Mar Magsino ang House Bill No. 8560 na naglalayong gawing institutional ang mga mekanismo sa ilalim ng Parents' Patriae Doctrine para sa proteksyon ng mga menor de edad na ang mga magulang ay nagtatrabaho bilang Overseas Filipino Workers o OFWs. Matatandaan noong March 2023, isang Pinay OFW sa Saudi Arabia ang kalunos-lunos na nawalan ng apat na anak na nasa edad 5, 9, 12 at 14. Nang brutal silang sinaksak ng kanyang live-in partner bago kitilin ang sarili nitong buhay. Bago pa ito, dalawang bata naman na nasa edad 11 at 15 ang ginahasa at pinatay ng nobyo ng kanilang ina na OFW sa Middle East noong Nobyembre noong nakaraang taon. Ang mga insidenteng ito ay nagudyok sa Department of Migrant Workers o DMW na gumawa ng agarang aksyon sa pagprotekta sa mga batang naiwan sa ilalim ng pangangalaga ng hindi mga magulang at pagpigil sa anumang mga hinaharap na pangyayari ng naturang karahasan. Ayon kay OFW Party List Congresswoman Marisa Del Mar Magsino, na ang mga iminungkahing panukala ay nagbabalangkas ng mga mekanismo upang magbigay ng pansamantalang pangangalaga na tinitiyak ang kaligtasan at kagalingan ng mga bata sa panahon na wala ang kanilang mga OFW parents. Sa pamamagitan ng sistema, ang mga magulang na lumiban ay magkakaroon ng kakayahang magtalaga ng mga pinagkakatiwalaang individual bilang mga temporary guardian, mag-facilitate ng regular na komunikasyon at nagbibigay daan sa patuloy na pagbibigay ng kinakailangang emosyonal at pinansyal na suporta sa kanilang mga anak. Sa ilalim ng panukalang batas, ang isang solo parent na OFW o legal na asawa o common law partner na parehong OFW at parehong nagtatrabaho sa ibang bansa at may menor de edad na anak o mga anak na maiwan sa Pilipinas prior sa departure sa kanilang host country ay kinakailangang magsagawa ng nakasulat na dokumentong nagtatalaga ng ibang tao bilang pansamantalang tagapag-alaga para sa layunin ng pagtupad ng responsibilidad ng magulang sa menor de edad na bata para sa isang partikular na tagal ng panahon na kasabay ng pagkawala ng una. Ang alinman sa mga sumusunod na tao ay maaaring italaga bilang pansamantalang tagapag-alaga sa ilalim ng House Bill No. 8560, partikular ng nabubuhay na lola o lolo, nakatatandang kapatid na higit sa 21 taong gulang, kamag-anak ng minor de edad na bata na nasa third stage of consanguinity, aktual na tagapag-alaga ng minor de edad na bata na higit sa 21 taong gulang, at sinumang tao na kilala na mayroong mabuting moral na karakter na sinertipikahan ng barangay na may jurisdiction sa tirahan ng minor de edad na bata at walang history ng anumang krimen. Upang matiyak ang bisa ng sistema, ipinag-uutos ng panukalang batas ang mahigpit na pagsubaybay ng mga opisyal ng barangay at ng Department of Social Welfare and Development o DSWD. Ang probisyong ito ay naglalayong tasahin ang kapakanan ng mga bata, tuklasin ang anumang mga palatandaan ng dysfunction o mga banta na maaari nilang kaharapin, at iulat ang mga naturang alalahanin sa mga may katuturang otoridad para sa napapanahon at naaangkop ng mga intervensyon. Ang kanilang tungkulin ay tiyakin na ang lahat ng partido ay masikap na magampanan ang kanilang mga responsibilidad na may naaangkop na mga parusa sa mga kaso ng kapabayaan o hindi pagsunod.